favorite song at the moment, of course, Come and Get It, Let's Talk About It in My Room. Stream Room, everyone. Stream Room. See you sa Calgary. Yeah, see you po. Guys, it's 12 na dyan sa Philippines. But kissing pa kayo? Napanood nyo si Ja? Yeah. Nakita ko yung performance niya ng Part of Your World. Sabi niya, paa. What's that word again? Paa. Anong madalas ginagawa ko sa room? Kapay nga. Siyempre, nandito yung bed. Parang busog na ako. I'm full na. Yung flowers ko ba matutuyo na? Kailangan ko na dagdagan ng water. Guys, thank you talaga. Thank you talaga. Nakita ko yung mga videos nyo, comments nyo dun sa performance ko with Sir David Foster. Until now, grabe. Yung notification ko, grabe, sobrang sabog. Sobrang sabog yung notification ko. And sobrang daming mga casuals din yung mga nagko-comment. Tama yun. Tapos ipopromote ko yung SB19. Tama yan. And then, dami ko rin mga nakikita mga international accounts. Tapos hindi naman sila naka-follow. Parang mga random talaga. Tapos pinopost nila yung videos. And nire-repost din nila. Sobrang dami. Sobrang dami. Grabe, ang lala. Grabe, thank you. Thank you so much. Until now, di pa rin na makapaniwala talaga. Like, super amazing feeling. Alam mo yung feeling na parang nasa movie. Yung performance namin talaga. Yung during the performance, para akong nasa movie. Ganun yung exact feeling. It's like a movie. Tapos parang binigyan ka ng one chance to perform. Parang ganun talaga. Very movie yung feeling. Amazing. Good night sa mga matutulog na. Good night. Sobrang amazing talaga ng feeling. Actually, ang dami kong gustong ikwento. But I don't know where to start. Sobrang dami kasing mga nangyari talaga. Kasi ba magkwento ako? Well, it started when when I was supposed to go sa stage, then rehearse my spot, yung 3 songs for the front act. And so yun nga, nasa waiting area, nasa dressing room, and then the staff called our team, kasi nga sabi I can start with the sound check na for the 3 songs. So when we go up na dun sa stage, nakita namin si Sir David Foster. He's playing the piano that time, and I was like, oh, he's still rehearsing, so maybe I need to standby muna sa gilid. So pero nagulat ako bigla niya yung tinawag. Tapos sabi niya, do you have your ears on? So tinatanong niya kung suit niya na yung in-ears ko. Eh, sakto kasi, going sa stage. Suot ko na yung in-ears ko. So sabi ko, yeah, I have my ears on. Then sabi niya, do you want to try the song? Tapos so parang ako nagulat talaga ako. Sabi ko, what song? So sabi ko, huh? And then sabi niya, the song, All By Myself. I'm practicing, sabi niya, I'm practicing the keys daw.
Sabi ko, what do you mean I'm going to perform the song? Sabi niya, yeah, just give it a try. Tapos doon ako medyo, pagkasabi niya nung just give it a try, doon ako biglang nag-internal panic. Parang doon ko na feel na parang, shucks, what's happening? Parang hindi ko alam na mangyayari to, parang ganun. So, gulat na ako. Napatingin ako doon sa RM ko. Tapos, pagtingin ko sa sa staff ng show, sa mga producer and everything, hindi rin nila alam yung nangyayari. So parang lahat kami walang alam sa nangyayari. Parang lahat kami nagkakatinginan dun sa sinabi ni Sir David. And then doon nag-start na, sabi niya, pakinggan mo tong part na to. Pinarinig niya sa akin yung dulong part, yung don't wanna live by myself anymore. Yung part na yun yung pinlay niya. Sabi niya, yun daw yung tandaan ko, parang practicing ko na yung part na yun. So pinlay niya, tapos kinanta ko yung part na yun. Tapos after noon, bigla na lang sinabi niya, So do you want to perform this song tonight? Do you want to perform this tonight? Gumanon siya. Tapos hindi ko alam anong sabihin ko. Sinabi ko lang, if it's okay with you, sir. Tapos biglang sabi niya, yeah, you sound great. Let's do this tonight. Biglang siyang gumanon. Tapos ako parang, wala na. Wala na ang atrasan. Parang, nakapag-go na ako. So, hindi ko alam kung anong ginawa ng universe, paano mangyari yon. But, sabi ko, nung pagpunta ko ng dressing room, sabi ko, nag-pray kagad ako. Sabi ko, Lord, bagong ano ba to? Bagong challenge ba to? Or ano ba to? Anong plano niyo, Lord? Alam ko blessing to, Lord, pero kaya ko ba to? Parang ganyan yung iniisip ko. Pero, siyempre, di ba sabi nila, pag may binigay sa'yo, ibig sabihin, kaya mo. Kasi binigay sa'yo, hindi naman sa'yo bibigay kung hindi mo kaya. Kung problema niya or anything. So, sabi ko na lang talaga sa backstage, nag-pray ako, sabi ko, Lord, kaya na po bahala sa performance ko tonight. Parang himbis na kabahan lang ako dun sa performance na All By Myself, kinabahan na rin ako dun sa 3 songs ko for the front act. Kasi naghalo-halo na talaga yung naghalo-halo na yung iniisip ko. So talagang gulong-gulo na yung utak ko that time. So inintay ko lang dumating si Coach Brennan para manghingi lang ako ng mga pointers, parang ganun, nanghingi ako ng advice. Tapos, ayun nga, kailangan mag-vocalize and everything, mag-practice. So, grabe. And then, yung the rest is history na. Hindi ko na alam paano namin naitawid yung show. Hindi ko alam paano ako nakapag-perform. Basta nung spot ko nung front act, yung nag-perform ako nung song. Yung 3 songs na pinerform ko is yung All I Ask, Room, and yung Defying Gravity. Tapos after nun, sobrang kinakabahan na ako. Kasi next na nga nun yung All By Myself. Tapos nung performance na ng All By Myself, sobrang walang-wala ako sa sarili ko nun. Grabe. Hindi ko maalala yung moment na paano nangyari. Basta kumanta ako, tapos alam ko parang bumubulong pa ako sa hangin nun kasi parang pinapractice ko nga yung dulo na don't wanna live by myself anymore, by myself. Pagka meron, during performance yun, habang nagpa-perform ako, pagka mga part na hindi ako makanta, nakatingin ako sa kawalan, tapos pinapractice ko yung part na yun. So parang, the whole time, I was really, you know, I don't know, parang, hindi ko alam paano siya nangyari, basta, sobrang blessing yun sa akin. And sobrang, once in a lifetime opportunity yun talaga. Muntik pa nga ako mag-know eh. Muntik na ako mag-know na i-perform yung song kasi nga sobrang kinakabahan ako. Pero buti na lang napangunahan ako ng something inside me na parang go ko yung kanta, ituloy ko. So yun, kaya ganun lang nangyari. And ayun, after nun, pagbaba ka ng stage, yung the whole team, we were celebrating, we were jumping, we were shouting, we're very happy. Sobrang saya nung feeling. Lahat kami nagtatalunan talaga. Alam mo yung feeling na parang, ano, nanalo kayo sa competition, parang ganun, nanalo kayo ng 1,000,000 sa loto, parang ganun yung feeling. Nagsisigawan kami lahat and we were all, you know, happy and sobrang
ano siya, ikikip ko talaga yung moment na yon. Like, I will forever cherish that moment. Sobrang saya. Yun lang naman. Nalala ko lang. And ayun, hindi ko pa rin tapos yung kinakain ko. And of course, gusto ko magpasalamat sa 18 na nanood nung show na yon. Ang daming 18, grabe. Nagulat ako na every time nung nag-perform ako nung front act, nandun yung 18, tapos ang ingay ng 18, sumisigaw. So, nawala rin yung kaba ko dahil sa inyo. So, yeah. Thank you. Thank you, 18. You guys were the best. Nawala yung kaba ko dahil sa inyo. Kaya siguro, nagawa ko rin yung best ko kasi alam kong nandyan kayo nakasupport sa akin. So, yeah. Yun lang naman. Amazing feeling. Halatang kakagising ko lang. No. Yun lang naman. Kaya lang ako nag-live. Kasi nag-breakfast ako na hindi ko pa rin ubos. So, tapos ayun, nung dumating nga kami dito, parang usap-usapan din yung performance, nakaabot na pala dito sa Filipino community. Nahihiya nga ako pagka ino-open nila yung topic na yun. But, syempre, I feel proud. Pero, ewan ko, every time na parang magiging topic yun, hindi mawala sa sistema ko yung medyo mahihiya ako. I don't know. But, yeah. Pero, syempre, proud ako sa nangyari. But, yeah, I'm very happy. Happy? Yeah, I just wanted to say thank you to everyone. Grabe. You guys were the best. And, wait lang. Gusto ko rin mag-thank you din ng mga gift. There's a lot of gifts from them. Thank you po. Yan, dami. May bigay ng flowers. Thank you so much, guys. And maraming gifts and everything. Thank you so much. Maraming salamat. First up pa lang, naramdaman ko na kagad yung init ng pag-welcome niyo sa akin here. There's more 4 stops. So yeah. Ayun lang naman. So I guess I will be ending this live na. Kasi medyo inaantok na ako ulit. Siguro kailangan ko siyang itulog. Since I'm still adjusting sa time zone dito. So parang every time na inaantok ako, kinukuha ko agad yung opportunity to sleep. So yeah. Again, thank you so much, guys. To all my friends, to my family, to... No. Uy! What's that? Hey, let's go. So yeah, I will end this live na, guys. Thank you so much sa mga nanood ng live ko. Thank you so much. Ano, triple F? Friends, family, fans. 18 and everything. And everyone all over the world. Kayo rin matulog na kayo. Alas 12 na dyan sa Pilipinas. Mga gising pa kayo. Sige na. Bye-bye. Good night. See you somewhere. See you when I see you. Sa mga nandito po, magkita-kita po tayo sa show namin mamaya ni Kuya Eric dito sa San Francisco sa Ball Theater po. Kita-kita po tayo. And sa mga gusto pa manood, you can buy your tickets dahil alam ko meron pang mga tickets. So yeah. See you guys. And yeah, good night sa inyo. I love you so much. Bye-bye. Love you. See you. Thank you so much. Good night. Love you. Hoy. Bye-bye.